What's up YouTube? Ako si Marco and welcome to my channel. And for today's video, share ko sa inyo yung aking nabiling Pilipinas basketball tee from Shopee. Okay guys, sa alam naman ng lahat na basketball season na para sa FIBA World Cup na kasi this coming August 31. So alam naman natin na ang Team Pilipinas ay naghahanda na para sa World Cup, and although wala, hindi na kasama si Jordan Clarkson, todo pa rin ang suporta natin sa Team Philippines maraming tao talagang nag-look forward para manood ng World Cup. So sa mga hindi nakakaalam, ang Philippines nag-qualify at nasa Group D tayo. Ang kasama natin sa first round ay Angola, Serbia at saka Italy. And yun nga, mag-start na siya. So, dahil nga World Cup na, lumabas na ang mga Pilipinas na shirt ng Nike, na lumabas nga siya sa mga Nike na retailer shop, sa mga Nike Park, Nike Stadium, tsaka sa mga retailers like Titan. So, ang lumabas na tee ay dry fit tee na dalawang colors. Yung Pilipinas basketball tee, meron yung white and blue font. So, yung sa harap niya is Pilipinas, tas may Philippine flag, tas may Nike swoosh. And yung sa likod is meron din siyang Team PHI na nakalagay sa likod, as well as yung swoosh dun sa back side, sa upper side, sa back. And yung isa pang color is yung blue, and yung Pilipinas in white font. So yun, ang problem lang doon, pumunta din ako sa store, sa Nike na retailer store, nakita ko din siya, so dry fit nga siya, so maganda siya pang workout. Ang problem lang for me is yung may kamahalan talaga yung mga basketball tee, so nasa 1,300 plus ata siya. So, hindi din talaga siya affordable. So, yun ang dahilan kung bakit pumunta ako sa Shopee. Nag-search ako ng mga Pilipinas basketball tees online. And obviously, mga fake yan or bootleg na mga t-shirt. Usually, maraming mga seller sa Shopee na mga nagbebenta ng mga customized t-shirt, and gumagamit sila ng heat transfer para sa mga designs, and mostly mga bootleg talaga sila yung ginagawa nila. And ang isa dun sa mga murang nakita ko is nakita ko ng Pilipinas basketball tee na tig 205 pesos. So i-share ko sa inyo yung alternative kung medyo namamahalan kayo dun sa original na Nike. Is pakita ko sa inyo itong nabili ko. And malaman natin yung quality at saka yung itsura ng mga shirts. So dalawa yung binili ko. Bumili ako ng white na Pilipinas shirt. So ito yung white, and makikita nyo na white shirt siya, and in blue yung Pilipinas, and may Nike swoosh, and sa upper left hand is may logo ng Pilipinas basketball, and white siya, and sa likod is merong Nike swoosh tsaka Pilipinas. So totoo lang, ayoko talaga na meron dito sa likod. Ang gusto ko lang talaga sana is yung may Pilipinas lang, and kahit wala na din tong flag, pero yun. So ito yung mga common na designs na nakita ko. So ito yung in white. Ang isa pang colorway na kinuha ko is in blue, and ganun din yung design. Ang pinagkaiba lang is white yung font and yung swoosh, and ganun pa rin, meron pa rin Pilipinas basketball logo, and sa likod is may Pilipinas na swoosh. So kagaya ng sinabi ko kanina, okay naman sa akin yung design. Meron maraming mga ibang design is meron Philippine flag dito or may FIBA na patch. So nasa inyo na kung ano yung gusto niyong design. Maraming mapagpipilian din dun sa Shopee. Now pagdating naman dito sa sa quality ng quality ng print. So yung print niya, as I said, heat transfer siya. So kung kakapain, hindi siya textile. So para siyang plasticky, na hindi naman siya
over na naka-emboss, pero pag hinawakan nyo, makita nyo nga na plasticky siya, and halata nyo naman na ano siya, na pag titigan nyo at hawakan nyo, halata nyo na heat transfer paper siya. So I would guess na okay yung print niya, yung pagkakagawa. Ang problem lang dito is yung durability kapag heat transfer paper. So nakalagay dun sa care ng package na dapat kapag i-iron nyo, dapat iwasan yung i-heat yung tong mga may print. So yun lang yung yung drawback dito. And syempre magwe-wear and tear din yan kasi heat transfer din naman yung ginamit. So yung quality niya sa print, medyo yun yung siguro isa sa mga drawback. Pagdating naman dun sa t-shirt quality, usually yung ginagamit ng mga nagbebenta ng mga t-shirt na heat transfer, dalawa lang yung brands na alam ko na common, is isa yung Yalex, tapos pag gold siya, yun yung makapal na t-shirt na maganda din for printing, and yung isa pa is yung Gildan. Now for this particular one, yung seller na nakita ko, unfortunately walang tag, so tinanggal nila and they put in their own tag dito. So hindi ko din masabi, pero sinukat ko na din siya. Yung fit nung nakuha ko is medyo fit siya, hindi siya yung loose na tee. So ang kinuha ko is large na size, and okay naman yung fit, and yung kapal naman ng tela is pwede na din, pwede na din siyang panlabas, although admittedly medyo lalo na yung white, medyo mas manipis siya. So yun lang, siguro later magpakita lang din ako ng ibang mga shots na suot ko yung tee para makita din yung fit. So yung tip lang, pag bumibili kayo dun sa any online shop, whether it's legit na Zalora or sa Shopee, is para ma-check yung size, is usually binibigay nila yung width ng t-shirt. So ang suggestion ko pag bumibili kayo ng online is kunin niyo yung t-shirt nyo na fit sa inyo, and sukat ko kayo ng tape measure or ng ruler, sukatin nyo yung width na pahaba dito in usually either in cm or in inches, para kapag bumibili kayo online, alam nyo kung ano yung dapat na fit ng shirt sa inyo, kung ano yung sizing. So usually naman kapag bumibili ko online, nakalagay yung sizing information, so yung katumbas ng medium, katumbas ng large. So ako pag large, usually ano siya, naglalaro siya sa 40 inches or 50 cm. So mga ganun yung width na naglalaro yung sizing. Pero yun nga, it's better na alam niyo yung size na bibili niyo para wala kayong problema sa sizing pag bumibili kayo online. So yun lang. Gusto ko lang din sana ipakita sa inyo itong mga nabili kong shirt, and overall, ito siya. Pakita ko. Overall, I would say na sulit na din kasi 200 nga lang din siya. Although yun nga, medyo hindi din ganun ka-eksakto yung design. Basta ang mahalaga is yun nga, may Team Philippines na nakalagay dyan. So, maganda, para sa akin, okay, goodbye na din siya sa halagang 200 pesos compared sa almost 1,400 sa original. So yun lang. So again, thank you for watching this video, and kung hindi pa kayo nagsusubscribe sa aking channel, please do so by clicking the subscribe button, and if you have feel free to comment or down below kung meron kayong mga suggestion or meron kayong mga iba pang mga videos na gusto makita, just please feel free to do so, and thank you for watching again, and see you sa susunod na video.